Isang matandang babaeng nakatira sa gilid ng kalsada ang napuntahan ng isa sa mga miyembro ng PB team na si Tito Hearns TV. Siya po si Lola Susan Tan. Matagal na daw siya na nakatira sa gilid ng kalsada at pinagtagpi-tagping mga sako ang kanyang naging silungan. Kwento niya, wala na daw siyang asawa at mga anak. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Meron daw siyang kamag-anak pero wala na daw itong pakaalam sa kanya. Taga-Katbalogan Samar si nanay at gusto na daw niyang makauwi sa kanila. Mula nang nagkaroon ng pandemya ay dito na naglalagi si nanay. Umaasa sa mga bigay at panghihingi sa kalsada ang kanyang ikinabubuhay para makasurvive. Yan po ang tinutulugan ni nanay. Mahirap. Oo. Maganda ka kung mayroon pag-uras na wala ni kanyang tibihin. At kung may pira, pakitaan mo ay 3,000 kahit mabawan imo kinikili. Nanay, may pamilya pa po kayo, nanay? Wala akong pamilya. Anak po, wala po? Wala, nagsusulo lang. Bawa po naman si nanay. Oh. Sa kalagayan at sitwasyon ni Lola ay hindi na dapat siya nag-iisa at natutulog sa kalsada. Personal naming pinuntahan si Lola at ito ang bumungad sa akin sa kanyang nakakaawang kalagayan. Narito po ang kwento ng buhay ni Lola Susan Tan. Bundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi na mimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Sa lokasyon mga kababayan at dito sa gilid ng chapel na ito nakatira si Lola Susan at nandyan po siya sa loob at siguro po ay nagpapahinga dahil katatapos lamang po ng malakas na ulan at ako makikita nyo po yung kanyang tinutuluyan ay talaga naman po nakakaawa siya sa lalo na matanda na po si Lola Susan. La, ay, pasensya na po, nagising namin kayo. Nandito pa pala kayo. Kamusta, La? Kamusta po kayo? Teka lang ha. Kaplas light na natin si Lola. Ay, La. Ay, magandang gabi po. Kamusta po kayo, La? Ito. Okay lang po kayo? Uwi pa ako. Huli ka na nakalangayan, anak, dito na kita naman yun. Mm. Bakit po kayo dito, Lola, nakatira? Ha? Paano yung nakatira? Opo.
Bakit po kayo, Lola, dito nakatira? Ay, dito ako nakatira. Opo. Ay, wala naman hindi naman ako nilintindi. Wala pong nag-iintindi sa inyo? Maganda na lang kung nilintindi ako kung mayroon. Pag oras si Lola, hindi ka naintindihin. Okay. Kayo po ba ay may kamag-anak? Wala po kayong kamag-anak, Lola? May mga kamag-anak dito. Opo. Dito sa lugar na ito? Dami na dito. Nasaan po sila? Kaya lang. Wala na dito. Ah, wala na po dito. Bakit si Lola daw po ay kayo daw po ay taga Katbalogan? Kalbayog. Kalbayog, Kalbayog Samar. Gusto niyo ano pong gusto ni Lola? Gusto niyo po bang umuwi ng Kalbayog? Hindi ako Kalbayog. Ah, sorry, Katbalogan. Hindi. Concepcion Samar. Concepcion Samar. Oh, Kalbayog yun. Kalbayog po. May mga kamag-anak po kayo doon? Marami. Alam mo bakit? Hindi lang alam ni tatay ang aking kalagayan. Malaman ang tatay sa mga lote. Opo. Kadamihan ng inag-aani-ngani kami ng palay. So, hindi po nila alam na ganito ang sitwasyon nyo dito? Hindi. Okay, kung halimbawa, Lola, na kayo ay papauwiin doon at makakuha tayo ng permit, kaya niyo po bang makauwi doon ng mag-isa? Ito mo lang na akin gamit. Nandito yan. Lahat ng gamit ninyo. Okay. Gaano na po katagal si Lola dito? Magdadalawang buwan pa. Ah, magdadalawang buwan. So, saan po kayo dati nakatumutuloy? Dito, bahay nila, kapatid ko. May kapatid po kayo dito? May mga kapatid ako dito. May Opo. Mga pamangkin ako. Opo. Hindi ka iniintindi. Hindi po kayo iniintindi. Kaya nagalit ang asawa nga. Sabi ang asawa. Sinuhati-luhati lang sa suporta nung araw ang paglamol sa akin, di ba yan si Susan? Pag orasin wala na, hindi ninyo iniintindi. Okay, sige po. Okay, Lola. Gusto niyo talaga na umuwi kayo doon sa probinsya niyo? Oo. Sige po, tutulungan namin kayong makauwi. Ano po? Tapos, hindi po safe na dito kayo natutulog. Kasi sa ilang taon na po si Nonay Susan? Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo, Lola? Ha? Anak, edad niya nga ako. Ilang taon, hindi ko na kanakuha na kayo. Kung nakakain kuwan yan, maawa naman kayo sa akin dahil wala na ko. Namatay ang asawa ko, pati mga anak ko dalawa. Okay. Natulungan ako ni Randy. Lola, ha? Tutulungan po namin kayo, ha? Tutulungan namin kayo. Teka muna, anak. Opo. Taga saan ba kayo? Okay, taga dito lang po kami sa Laguna. Laguna? Opo, dyan lang po. Paano nalaman mo nga dito ah? Kung di ba yung nagsabi sa'yo? May nagsabi, hindi. Kanina di ba may napunta po sa inyo, isa sa mga PB team namin, si Tito Hearns. So, nasabi niya po kasi sa amin, napanood ko yung video nyo, kaya pinuntahan namin kayo ulit. Ah, ganun ba? Opo. So, ngayon po, ang gagawin namin, Lola, tutulungan ka namin, ha? Ayusin lang po namin yung paglalagyan mo. Ngayon, kung nanibawa iyok na tulungan, Opo. Sasabihin ko kada tatay at saka kada mama na kayo ang nakatulong sa akin pagpa-uwi. Buhay pa po ba yung magulang ninyo? Buhay pa po ba sila? Ano pero ha, Bisaya. Ah, nasa doon pa? Talungan na aming mga palayan. Okay, sige. Ayan. Ganto, Lola, no? Halimbawa, tika. Halimbawa, umuwi ako, baka ano. Opo. Pero na yung iaabot yung mga bigas. Na ibibigay.
hindi ang aking mga magulang maramot. Kaya katulungan ang aking mga magulang sa ibang tao. Nagtaka nga ako sa sarili ko. Bakit na nandito ako? Samantala, maganda naman ang hirap kabuhayan. Sige. Okay. Lola, bukas, babalikan ka namin. Okay, pasensya ka na kayo. Alam mo bakit? Opo. Okay lang, Lola. So, ang gagawin po namin bukas, babalikan namin kayo dito. At pansamantala, ililipat po muna namin kayo ng matutuluyan ninyo. Ah, para hindi po kayo nandito sa gilid. At ganyan yung tinutulugan niya po, ganito lang. Tingnan niyo po, oh. Pag umulan ng malakas, ay mababasa din kayo dyan sa loob. Malakas tayo hindi naman tag. Oras ka na nakuha. Kaya dami din yung tubig. Ang mga bata, takbuhan doon, tabo ka tabo, buhos dito. Basa ito lahat. Okay, sige po. Lola, Lola Susan, babalik kami bukas. Aayusin natin kung bukas po ng mga pagkakain ng tanghali, mga launa. 1 p.m. Babalik kami dito, kukuhanin ka namin. Dadalhin ka namin doon sa pwede mong pagpahingahan na komportable ka po. Oh. Ha? Makakatulog ka ng maayos. Ayusin mo lang po muna yung mga gamit ninyo, ha? Oo. Para hindi na kayo dito. Okay po ba yun? O sige, pwede. Ayusin ko bukas. O sige, yan. Para makaalis na si Lola dito. Kasi tingnan nyo po ang hinihigaan niya. O, kakapirasong lote lang po dito. E, kapila sa gilid. Ito pong kapilya. Sula Susan. O, magpahinga ka na muna ulit. Oo, sige. Bukas, babalik kami, ha? Salamat. Oo, sige po. Teka muna. Opo. Ano ba din mo apelyido? Oo, ako tawagin na lang po kung si... Abilin ko sa'yo. Siyempre ba, tanong ni tatay kung ano ang iyong apelyido? Ako po, ang apelyido ko po ay... si Salona. Matatandaan mo ba? Ito Luna? Oo, basta yun. Kung ano yung mabanggit ninyo. Hindi, Salona. Salona. Ano yung apelyido? Kapelyido ka ni Mama. Oo. Yan, kapelyido daw ako ni Mama niya. Lola, natatandaan mo pa ba yung edad mo? Ha? Ako ang edad ko. Hindi ko na matandaan dahil alam mo naman may problema. Kung kayo naman sa problema ko, hindi mo marang naman. Okay, sige po. Ayan, sige. Lola, magpahinga ka na muna ulit. Oo, sige. Aayusin lang muna namin yung paglalagyan mo. Para bukas pagkita ka namin, maayos na maayos ka na, ha? Oo. Sige. Ingat kayo, ingat po. Sige po. Okay. Ayan, so yun po yung pinaka-the best way na gagawin ng team. Pupunin natin si Lola dito, pero bigyan niyo po kami ng panahon bukas. Aayusin lamang po namin yung kanyang paglalagyan natin para mas maayos po at hindi po dito sa lugar na to. Sige po. Lola, maraming salamat, ha? Pera, pasensya na kayo. Okay lang lang, kahit wala kang pera, kami na pong bahala sa'yo. So ngayon, magpahinga ka na, ha? Pahinga muna. Aayusin lang namin. O, pahingi daw ng 10 piso. May 10 piso ka dyan. Hindi. Hindi, pambili ko lang ng... pambili ng? Kape. Ang kape. O, sige, o kami nang bahala, ha? Huwag mo nang problema yun. Bukas, marami kang kape doon. May dinapay, may pagkain, may damit na susuotin doon, ha? Okay, sige po. Sige, ingat kami. Okay, ingat po. Yan, dadalhin po muna natin siya doon sa aming temporary shelter, sa aming warehouse. Mayroon namang pong tuluyan doon sa likod na maayos. So, doon po namin siya dadalhin. Sige po. Thank you po. Thank you.